So, hello mga ka-electrical. So, direct motor starter ang pag-aaralan natin ngayon. So, paano gawin to sa diagram at sa actual. So, gagawin natin to. So, ito yan. Oh. So, pag-aaralan natin to. So ito yung symbol ng normally open switch. Hindi mo siya pinipindot. Ang normal na position niya is naka-open. So kung itetest mo yung continuity sa tester ay open yan. Ibig sabihin walang continuity. No? So ito yung terminal niyan. So dalawa lang rin. No? So once na pinindot niya, no? Pinindot niya yan. So magpo-close ngayon yung dalawang terminal. So magpo-close yung dalawang terminal na yan. Then magkakaroon ng continuity kapag tinester mo yung dalawang terminal na to. Okay? So kaya tinawag na normally open switch. So sa variety na to, so fixed to, no? So hindi nare-remove yung mismong switch. So meron pang ibang klase, no? Na normal switch. So ito naman, ibang brand to, no? So itong normally open na switch, so removable mismong, so naka-clip lang yan, no? So mapansin nyo yung push button mismo at saka yung mismong switch ay naghihiwalay. So meaning hanggang tatlong slot to pwede, no? So sa ganitong style naman na normally open na switch. So ito, mapansin nyo iba rin yung model nito at iba yung brand. So mas high-end ang brand na to. So meron yung normally open na switch. So yun, nakita nyo na merong NO. So pag nakakita kayo ng ganyang NO, meaning yan, normally open na switch yan. So once na pinipindot nyo, kita nyo, nagre-react. So nagkakaroon ng contact yan, dalawang terminal. So ang pinakaiba rin ng model na to, so itong push button na to, meron siyang indicator light yan. Once na pinindot ko to, kakaroon ng ilaw yung ilaw. So paano naman yung connection yan? Yung connection niyan ay nakaparallel lang rin. No? So ito yung terminal ng indicator natin. Sa dito at saka sa doon. So tapos na tayo sa normally open na switch. So itong normally closed na switch o yung stop button natin. So kabalik ka rin niya ng NO. Normally open. So normally closed naman to. So NC. So paano yung symbol niya, no? At ganito yung symbol niya, do drawing din natin. So ayan, oh. So ganito naman yung symbol niya. NC, okay? NC. Meaning ng NC ay normally closed. So kapag hindi mo pinindot 'yan, so pag tinester mo 'yan ng continuity itong dalawang terminal ay merong continuity or naka-close siya. So once na pinush niya, mag-o-open naman yan. So, ang movement yan ay pababa. Okay. So, compare dito sa normally open, pag pinindot mo, pababa siya, then magko-contact yung dalawang terminal. No? Dalawang terminal na yan. Dito, ang movement nito ay pababa rin. Ang pinakaiba nila is nakakonek yung terminal doon sa magkabilang dulo. Pag pinindot mo yan, maghihiwalay naman. So dito magdidikit, dito maghihiwalay. Okay? So normally close na push button,
or stop. So laging red yan. So katulad nito, mayroong mga iba't ibang variety yan. So ito yung push button na normally close naman para sa stop. So kaparehas nung isa yan. Ang problema natin dito is wala tayong sample nung switch na yun. Kulay red lang nakalagay dito. So ito yung isang klase ng normally close na. So kaparehas ito ng model itong isa. Okay. Ang pinagkaiba nila is wala tong indicator light. Okay. So NC rin na nakalagay dyan. No? Normally close din. Okay. So ito yung nagpapahinto rin. No? Dahil red siya. So stop din yan. And then itong isang klase. So ito yung China brand to. No? Stop button din siya. So normally close din yan. Ang kagandahan nito is nakikita mo talaga yung movement ng contact. So clear yan. No? So kita nyo naka-contact yan. So pag tinester nyo yan, may continuity yan. Then kapag pinush mo yan, so nakita nyo naghihiwalay. So ganun din nangyayari yan sa ibang switch dyan. Okay, tapos na tayo sa mga push button. Sa normally close at normally open. So dito naman tayo sa main part, no, sa magnetic contactor. So itong magnetic contactor, meron siyang supply. No, na kailangan mong supplyan ng 220 volts man yan o 110. So ito yung mismong coil niya. Ito yung nagki-create ng magnetism para mag-contact yung mga contactor natin. So 220 volts to 230 volts, 60 hertz. Tsaka 50 hertz na. So A1, A2, ibig sabihin niya na armature 1 terminal, armature 2 terminal. Okay. So ito mo, dito mo susupply niya. Lalagyan mo ng source. So kung paano ka mag-switch sa ilaw, ganito rin dito yan. So kailangan mo ng supply na isang linya na direct. Then isang linya is switch. So ano pa yung mga part nito? Mga ka-electrical, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button dyan. I-click niyo rin notification bell para updated kayo sa mga video pang darating. So mapansin nyo, apat sa taas, apat din sa baba. So may nakalagay dito na 1, 3, 5, L1, L2, L3. Okay. So meaning yan yung L1, L2, L3, yan yung line side. Then dito sa baba, T1, T2, T3 is terminal 1, terminal 2, and terminal 3. So para sa load dyan, ito para sa line side. Then sa pang-apat, makikita nyo merong NO. So auxiliary yan. So normally open yan. Although yung L1, L2, at L3, saka yung kadugtong yan na T1, T2, T3, so normally open din yan. So once na mag-energize yan o sinuplayan mo yung coil. So ang symbol ng contactor sa electrical circuit diagram, symbol ng contactor na merong bilog and dalawang terminal is yung A1 at saka yung A2. So MC meaning magnetic contactor yan. So paano yung symbol ng mga contact nito? So, ang symbol ng mga contact nito is ganito. T1. So, ganyan ang ano niya, symbol niya. So, puro normally open din yan. Iba lang ang symbol nito dito sa kasi ito yung push button natin. Then ito yung mismo contactor. So mapansin nyo, kapag nagkaroon ng energize yung contactor, magpo-close yan. Magiging ganito yan. Magiging ganito yung contact niya. So magkakaroon ng continuity. Then ito, normal siya. Hindi siya na-energize. Naka-normally open. Pag na-energize, magiging ganito na. Magko-close siya. So, bukod sa
energize o lalagyan ng kuryente, pwede mo rin matesto ng manual, no? So napupush tong contact na to, mismong contact to. Pag pinush mo yan, yung mga contact dyan is magpo-connect. So itong lahat ng normally open na contactor ay magko-connect yung dalawa dito at saka dito. So pag tinester mo yan, meron niyang continuity. Okay. So once na ma-energize, gaganyan yan. Then yung connection ay magko-connect. So kung normally open siya, magko-close. Kung normally close naman ay magko-open. So ito yung diagram na. So kailangan natin muna ng normally close. So paggawa ng diagram, so ganito yung pinaka basic, no. Nagawa tayo ng line 1. So ang tawag dito sa gagawin nating diagram ay ladder. Ladderize, no. So ito yung line 1 natin. Ito yung line 2. So, yung line 1 ang gagawin natin switching na. Yung line 2 is yung direct. So, pupunta muna tayo dito sa line 1. Kakabitan natin ng normally close. NC. And then, isusunod natin yung normally open. Sunod natin normally open. And off. Then, ang kasunod ay yung contactor. MC. Dito na kay direct yan sa line 2, yung sa line. So A2, A1. Okay. So sa NC at NO, so either magkabaligtad yung terminal niyan, okay lang. Either ito magpunta sa unahan, okay lang. Pero reminder lang na kailangan pag magagawa kayo ng wiring, mas magandang lagi manguna yung stop button, no? Bago yung start button. Okay. Although pwede rin naman, kaso merong ano, may instance na ano, na minsan nagloloko ko yung circuit, no? So mas maganda talaga mauna yung start button. Okay, ito sa ginawa natin circuit na to, ano mangyayari dito? So pag nag-push ako ng pinus ko yung push button o yung start button, start to stop, may energize yung MC o yung magnetic contactor kasi yung current magpo-flow papunta rito kasi nga yung stop button natin ay NC, so dumadaloy yung kuryente dyan. Dito sa start hindi pa dumadaloy, once na pinush mo magkakaroon ng current dito. Then, dadali sa MC, may energize to. Dahil yung L2 natin ay direct lagi yan sa contactor, no? Sa magnetic contactor. Although, pwedeng lagyan to ng overload relay dun sa optional, no? So, sa ngayon, wala muna tayong ganun. So, direct lang muna yan. So, ang problema dito sa circuit na to ay once na nirelease mo yung start, magjajag lang siya. Okay. Ibig sabihin magjajag, momentary lang yung under nung momentary lang yung energize ng magnetic contactor. Kapag nirelease ko yung pagka push natin dito, mamatay ulit. Okay. So gawin muna natin yung circuit na to. So i-connect natin dito sa start button. So ito, magkakaroon ng extension niya na switch.
So, ang tawag dyan ay auxiliary. Auxiliary contact. So, normally open din yan. So, kukuhanin natin itong contact dito. Itong dalawa, kahit magkabaligtad, then, i-jump natin dito sa start button. So, magja-jumper tayo ng dalawang wire papunta dito sa start button. Okay. So yan o. So nag-jumper tayo ng dalawang wire dito sa auxiliary. So itong contact na to ay nandun sa magnetic contactor yan. So auxiliary tao. So testingin natin ngayon. So pinutin natin yung start. Once na mag-energize yung contactor, na-stable niya na yung kuryente rito, no? So naka-contact, ibig sabihin, may kuryenteng dumadaloy kahit bitawan ko ngayon to. So binitawan ko na yan, naka-contact pa rin. So naka-energize pa rin dahil nga dito sa auxiliary na yan. So, dito natin magagamit yung stop button. So, ito ng stop button para mapatay yung circuit o mawala ng current yung contactor. So, ito yung circuit natin yun. So, patayin natin. So, nagamit na yung start button. Start. So, ito yung circuit natin dyan. Ginawa natin.